Isang magandang gabi sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid, mga kasama, mga kaibigan. Ang pagbati ko po sa inyo sa gabing ito at welcome sa ating online Bible study dito po sa Timog Church Online Services. At nawa ang pagpapala ng Panginoon ay siyang sumaatin at nanugit tayo po ay makinabang sa ating topic sa gabing ito. At welcome po sa ating mga participants dito sa Zoom at ganoon din dito po sa ating Facebook Live at ang lahat po ng makakapanood ng ating presentation sa ating YouTube channel. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ay search lang po Roland De La Paz at lahat po ng ating mga presentations or topics mula po noong February 28, 2021 hanggang sa kasalukuyan ay pwede niyo pong mapanood at pwede niyo pong share. At ito ay public and then i-press nyo lang po yung notification bell para kapag nag-upload po tayo ng mga videos ay ma-notify po kayo. At sa ating pong magpapatuloy, tayo po ay manalangin upang imbitahan po ng presensya ng ating dakilang Diyos. Ama naming Diyos na nasa mga langit, sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo, kami nagpapasalamat sa buhay at lakas na aming taglay, sa pribileyo na kami makapag-aral ng iyong mga salita, at nawa o Diyos ay maging maliwanag to sa aming mga kaisipan at ang inyong banal na kasulatan, ay ito po ay palagi naming tunghayan upang maging matatag ang aming pananampalataya at magkaroon ng sapat na kaalaman sa inyo pong banal na kalooban. Pagpalain niyo po ang aming mga viewers, participants, at ganoon din po o Diyos aming dinadalain na patuloy niyong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Patawarin kami sa aming mga pagkukulang laban sa inyo. Ito po ang aming dalangin alang-alang sa matamis at banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. At sa muli po ay ine-welcome ko po ang bawat isa na sa ating programa ngayon. Kung meron po kayong mga bisita o kaya yung mga kakilala, mga kaibigan, pwede nyo rin pong invite para sila ay atin ding makasama sa ating pag-aaral at patuloy po nating tunghayan ang banal na kasulatan upang maging matatag ang ating pananampalataya at lalugit ay ating pong maintindihan ang banal na kalooban ng ating dakilang Diyos. Sa gabi pong ito ay meron tayong isang topic na napakahalaga. Ito'y karugtong po ng topic natin last Tuesday. At ang ito nga po ay ang ating tunghayan upang sa ganon ay lalo po natin itong maintindihan sang ayon po sa turo ng banal na kasulatan. At ako po ay mag-share screen at nawa rin ay handa na po yung ating mga Bible. Kung gusto niyo po nang isulat yung mga teksto, ay ito po ay napakaganda upang ating maikumpara ang ating mga Bible text na i-share sa inyo ngayon. Ganun din po sa inyong mga Bible. Muli ang ating topic, Divine Advices Against Mysterious Forces. Ang payong makalangit laban po sa mga mahihiwagang kapangyarihan. Yung pong mga kababalaghan. Isa po ang Pilipinas doon sa ituring na isang documentary films during the 80s, yung pong tinatawag na The Shocking Asia. At yung mga faith healers, yung pong mga tinatawag na mga manghuhula sa iba't ibang dako ng Pilipinas ay doon po ay kanilang pinakita. Hanggang sa panahon natin ngayon ay meron pong mga tinatawag na lumalapit, sumasangguni sa mga ganyang klaseng mga manggagamot o kaya po ay mga tinatawag na manghuhula. So ito po yung ating magiging topic at nawa ay pagkalob sa atin ng Panginoon na makalangit na pangunawa atin din pong maintindihan ang lahat ng ating tutunghayan. So, ang buong sanlibutan, the world we live in is full of mysterious things of which make us really wonder. Napakaraming mga kababalaghan. At napakarami po ng tinatawag na mga pangyayari na minsan na hindi maabot nating kaisipan bakit nangyayari ito. Kaya ito'y tinatawag na mga mysterious things. No? Yung pong mga mahiwagang mga bagay. Minsan tayo ay nagtataka kung ito ba ay totoo, ito ba ay tunay, o ito ay galing sa Panginoon, o kanino kapangyarihan galing po ang mga ito.
lalo na pag ang tao ay medyo tinatawag na ay hopeless na o kaya ay talagang may malaking pangangailangan, malaking problema at talagang gusto nang minsan gustong magkaanak, saan po lumalapit at marami pang iba yung mga solusyon sa mga problema lalo git sa panahon natin ngayon. And then basahin po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan sa Isaiah chapter 8 verse 19. Ang sabi po ng Bible, "And when they shall say unto you, seek unto them that have familiar spirits and unto wizards that peep and that mutter, should not the people seek unto their God for the living to the dead?" So dito po sa Bible, makikita natin, ang sinasabi ay kailangan bang lumapit sa mga tinatawag na familiar spirits o kaya po yung mga manghuhula, nakikipagsangguni sa mga patay o kaya po yung merong tinatawag na mga crystal ball, mga astrologers, astronomers, yun po yung tinatawag na mga manghuhula sa baraha, sa palad, no? Ang sabi po ng Panginoon, should not the people seek unto their God? Di ba kaya mas mabuti, maigi, mainam na ang saliksikin ng hanapin ng kanilang dakilang Diyos? Yan po. Kaya ang sinasabi, for the living to the dead. Kaya ito po ay napakahalaga na binanggit po ng banal na kasulatan ay kailangan po sa Diyos tayo sumangguni. At ito ang pagsasangguni sa ating Diyos sa pamamagitan po ng banal na kasulatan. So who are these mysterious forces? Minsan, may mga nakikitang white lady, may mga tikbalang, mayroong mga wakwak, mayroong kung ano-anong mga nakakakita ng kalahati lang yung katawan, mayroong nakakakita ng dalawang, ang isang bahagi ng kanyang katawan ay tao, kalahati naman ay hahayop. Ano nga ba ang itong mga tinatawag na mahiwagang pangyarihan na ito o persa? Patuloy po tayo mga kapatid. Okay, so dito po sa susunod na katanungan, can they be the spirits of the dead? Pwede ba na sila yung mga spirito ng mga patay? Alalahanin natin na natunghayan natin last topic natin. No? What does the Bible say about those who have died? Ano naman sabi po ng Bible? Kung ito ba ay mga spirito ng mga patay o mga patay na nabuhay na mauli o kaya nakikipagsangguni sa mga buhay? Okay, balikan po natin ang Bible sa Ecclesiastes chapter 9 verses 5 and 6. For the living know that they shall die, but the dead know not anything. So ang buhay, alam niya na siya'y mamamatay. Subalit ang patay ay wala na siyang nalalaman. Neither have they any more a reward. Wala na rin silang gantimpala dito sa lupa, no? Ang gantimpala ay naantay nila sa pagparito ng Panginoon, iyong buhay na walang hanggan o kaya tiyak na kamatayan o kapahamakan. Sang-ayon sa kanilang mga gawa, pananalita at kaisipan, no? And then sabi po dito, for the memory of them is forgotten. Wala na po yung kanilang memorya, alaala. Also their love, ang pag-ibig, and their hatred, ang kanilang pananaghili, sama na loob, and their envy, ang kanila pong pagkaingit, is now perished. Lumipas na lahat yan. Neither have they any more a portion forever in anything that is done under the sun. So wala na din silang bahagi ang lahat na, sa lahat ng na mga nagaganap sa ilalim daw ng araw o sa silong ng langit dito po sa lupa. Wala na po silang kabahagi. Yan po ang kalagayan ng patay o the situation of the dead. And then, can God be the one who guides them? Maari ba ang Diyos ang siyang gumagabay sa kanila, sa mga nangunguna sa kanila, mga nagpapakita, nagpaparamdam sa atin na maari di natin nakikita o kaya minsan ay nakikita natin yung itsura, yung mukha ni lolo, ni tatay na matagal na po namahinga o kaya namatay. So, ang Diyos po ba ang nangunguna sa kanila? What command did He give? O tunghayan natin muli ang banal na kasulatan. Leviticus chapter 20 verse 27. At ang sabi po ng Bible, a man also or woman that had a familiar spirit or that is a wizard shall surely be put to death. Kaya sabi po ng Bible, ang lalaki o ang babae man na meron siyang familiar spirit o yung pong tinatawag na mga spiritong nakikipagsangguni sa mga patay o kaya ay manggagaway o kaya po yung tinatawag na mangkukulam
or that is a wizard. Ang wizard ay lalaking witch. Kung ang witch ay babae, ang wizard po ay lalaki. Shall surely be put to death. Ay, walang salang siya ay kailangang patayin. Tiyak na siya papatayin. They shall stone them with stones. So ang unang panahon sa ancient Israel during the time po ng theocratic form of government, pag sinabi ng Panginoon ito ay kailangan magawa, maganap. Sino man ang sumalangsang sa 10 kautusan na hindi po siya magpasakop, ang ginagawa po ay stone to death. Babatuin sila hanggang sila ay mamatay. Their blood shall be upon them. At pananagutan po nila yan sa ating Diyos mismo, sa mga tinatawag na nakikipagsangguni sa mga patay, o kaya po yung mga witch o wizard, o kaya po yung mga tinatawag na mangkukulam o manggagaway. Yan ay hindi po yan ginagabayan ng ating Diyos. Sa Deuteronomy chapter 18 verses 10 to 12, there shall not be found among you anyone that maketh his son or his daughter to pass through the fire. Huwag daw paintulutan ninuman. Ito lalo na sa kanyang bayan, na huwag daw pabayaan na ang anak na lalaki o babae ay dumaan sa apoy, o kaya ito'y ialay, no? Kaya yung kasama na po dito, no, yung tinatawag na sunugin yung ating mga patay. Huwag po natin din na pabayaan 'yon, at hangga't maari, yan po ay alalahanin natin, binanggit po yan sa Bible. Yan din po ay napapaloob dito sa instruction na ito ng ating Panginoon, yung cremation, no? And then nasabi po dito, or that used divination, yung nga yung panghuhula, or an observer of times. Kasama na po yan sa mga manghuhula, sa baraha, sa palad, or an enchanter, or a witch, or a charmer, or a consulter with familiar spirits, or a wizard, or a necromancer. For all that do these things are an abomination unto the Lord. Kaya yan po ay sabi ay karumaldumal sa harapan ng ating Diyos. And because of these abominations, the Lord thy God that drive them out from before thee. Kaya dahil sa karumaldumal na bagay nito, ay yan po ay pinalayas, inalis ng ating Diyos sa harapan ng bayang Israel. Ganun din sa panahon po natin ngayon. So sa mga tweed, yan po ay hindi po kalooban ng ating Diyos na makipagsangguni po tayo sa mga patay, sa mga tinatawag na huwag nating pabayaan na magkaroon tayo ng mga manghuhulang sa baraha, sa palad, sa kristal na bola, at marami pang iba sangayon sa mga nabanggit po sa banal na kasulatan. At ang susunod po na magiging subtopic natin, ang sabi po dito, if these revelations come from neither God nor the dead, kung itong mga pahayag o kaya po yung mga pangyayari nito hindi galing sa ating Diyos o maging sa patay, dahil nga hindi na pwedeng makasama pa ang patay sa mga panahon natin ngayon, sa ilalim ng araw, wala na siyang nalalaman, wala ng pag-ibig, wala ng kaisipan, wala ng memory, wala ng hatred, wala ng envy, wala, dahil siya nga ay natutulog na at nagbalik na sa lupa. So, ang sabi po sa pagpapatuloy, who seeks to influence politicians? Sa buong sanlibutan, at dahil tayo po ay nasasakop sa isang community, ay merong mga nangunguna sa ating mga barangay, sa ating mga municipalities, cities, provinces, o kaya yung mga tinatawag nating districts, and then we have also yung tinatawag nating mga congressmen, and then we have also the senators at yung mga pangulo ng bawat bansa. We call them politicians, pero meron pong nag-iimpluwensya sa mga nangunguna sa mga bansa, sa mga wika. At ang sabi po sa Revelation chapter 16 verse 14, for they are the spirits of devils working miracles which go forth unto the kings of the earth and of the whole world to gather them to the battle of that great day of God Almighty. Kaya meron pong mga espiritu ng demonyo. Kaya nga ay nabanggit din po natin maging ang banal na kasulatan sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14. Ang sabi po, hindi katakataka sapagkat si Satanas, man ay makapagkukunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi lamang si Satanas. Sa verse 15, 2 Corinthians chapter 11 verse 15, ang sabi po, hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman, yan, ay magpakunwari na
waring ministro ng katwiran na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan. Meron din siyang mga ministers, meron din siyang mga leader, religious leaders, meron siyang mga pastor. Ang sabi po dito, for they are the spirits of the devils. So sa pangunguna po ni Satanas, yan ang ginagawa niya, iniimpluwensyaan niya ang kaisipan ng mga politicians. Remember, Cyrus, mga kapatid, sa aklat po ni Daniel. Yan po, for 3 weeks, 21 days, talagang ginambala siya ng masamang espiritu o ng kaaway upang hindi po mapahintulutan ni Ciro o ni Cyrus ang rebuilding of Jerusalem ng kanyang bayan. So patuloy po tayo in the biblical examples about people possessed by spirits, what did those spirits declare? So yung mga kinasihan po ng mga espiritu, so ayon sa mga naitala sa banal na kasulatan, ano po ang sinasabi po ng mga espiritu na ito, no? Doon sa pumasok sa isang katawan ng tao o yung mga tao possessed by the spirits or possessed by the devil. Tingnan po natin ang sabi po ng banal na kasulatan, Acts chapter 16 verses 16 to 18, mga gawa. Ang kabanata ay 16, ang talata ay 16 hanggang 18. And it came to pass as we went to prayer, a certain damsel possessed with the spirit of divination met us, which brought her master's much gain by soothsaying. So dito po ay makikita natin sa talatang 16 na sabi, at lumipas nga ang panahon at kami ay nananalangin at isang dalaga, sabi siya po ay kinasiyan. She was possessed with the spirit of divination. So yung mga manghuhula po ito, which brought her masters, at ang kanyang mga amo daw, sabi po dito, sila ay kumikita sa pamamagitan ng panghuhula. Kaya maging sa panahon po ng mga apostoles during the apostolic era, nangyari din po yan, maliban sa Old Testament. So the same followed Paul and us and cried saying, kaya sumunod daw itong damsel o ang babae na ito na siya po ay kinasihan nga ng ibang spirito nang dahil sila ay mga manghuhula. These men are the servants of the Most High God. So itong mga possessed na mga tao, evil spirits, sila ay nag-proclaim, kanilang inihayag, ay ito ay mga lingkod ng ating katastaasang Diyos, which show unto us the way of salvation. Na sila rin ang nagtuturo sa atin sa kaligtasan. So maging ang mga evil spirits ay kanilang kinikilala ang Diyos, kinikilala din ang mga lingkod ng Diyos. Kaya ito ay naitala sa banal na kasulatan, ang talatang 18. And this did she many days. Ito ay ginawa niya sa maraming mga araw. But Paul being grieved, nagulumihanan ngayon si Pablo, turned and said to the spirit, at kanya sinabihan ng spirito na ito, I command in the name of Jesus Christ to come out of her. And he came out the same hour. Nang ito ay sinabihan ni Pablo at ito nga ang nangyari sangayon po sa banal na kasulatan. Maging ang mga masasamang espiritu, kinikilala ang kanyang mga lingkod. Alalahanin din natin yung possessed by the devil din na nakausap mismo ng ating Panginoong Kristo. Sabi niya ay, ano ang gusto mong gawin sa akin, ang anak ng katastaasan? Ang sabi ng ating Panginoon ay iwanan niya nga ang tao na yon, ang kaluluwa na yon. At ano ang pangalan mo? Sagot niya ay Legion. So ito, Legion, big sabihin ay Legion of Devils, alaksak-laksa o mga kasama, mga grupo ng mga demonyo. At yun nga ang ginawa niya ay pinalayas niya ang spirito na ito at ay pinasok o dinala niya sa mga baboy. Kaya yun nga po, no? Sa Bible yan po ay naitala. Kaya ito rin nangyari sa kanyang mga apostles. So patuloy po tayo, ang mga dinatawag na mga masamang espiritu o maaring kasiyahan na espiritu o kaya yung mga manghuhula, ano ang pwede nating masabi sa kanila? So they are telling lies. They told lies. Mga kasinungalingan ang kanilang sinasabi, hindi po base sa katotohanan o sa banal na kasulatan. Ang ikalawa, they said unimportant things, mga hindi mahalagang bagay, lalo na hindi po ito tungkol sa kaligtasan.
Ito po ang pinakamahalagang bagay ngayon, ang pag-usapan natin ng kaligtasan. Lalo higit ay nakikita natin na lalapit na ang panahon. And ay katlo, there was some truth in their declarations. Maaring nagsalita sila ng mga totoo, subalit ito ay hahaluan naman din ng hindi totoo. Kaya ito po ay maari nating ma-encounter sa ating mga buhay-buhay dito sa lupa. Kaya ito'y ating pag-ingatan. Maging aware po tayo kung ano sinasabi po ng banal na kasulatan. Kaya, what happened to King Saul? Balikan natin si Haring Saul when he consulted the fortune teller after God had rejected him. Pagkatapos po na tinanggihan na siya ng ating Diyos, anong ginawa ngayon ni Haring Saul? Balikan po natin ang banal na kasulatan. Sa 1 Samuel chapter 28 verses 3 and 7, now Samuel was dead. So sa panahon na ito, patay na si Samuel. And all Israel had lamented him and buried him in Ramah, even in his own city. So namatay ni si Samuel at ay nalungkot o kaya ay tumangis ang bayan ng Diyos. At siya po ay, ano daw po, inilibing sa Ramah ang kanyang sariling bayan. And Saul had put away those that had familiar spirits and the wizards out of the land. Kaya ngayon, itong si Haring Saul ay talagang pinagpapapatay, pinalayas, pinaalis ang lahat po ng mga sumasangguni sa mga patay o manguhula, no? At mga yun, mga mangkukulam. And so verse 27, then said Saul unto his servants, seek me a woman that had a familiar spirit. Siyang nagpalayas at pumatay at sa mga tinatawag na mga manggagaway o kay mangkukulam. Siya ngayon ay naghahanap mismo si Haring Saul, that I may go to her and inquire of her, upang ako ay makapunta sa kanya at makapagtanong sa kanya. And his servant said to him, behold, there is a woman that had a familiar spirit at Endor. So ito yung natawag na Bible, ng Bible na witch at Endor. So sumangguni dito si Haring Saul nung mamatay na si Samuel at gusto niyang malaman kung ano ang kasagutan ng ating Panginoon sa kanyang katanungan, at hindi siya sinagot ng Diyos sa maging sa pamamagitan ng panaginip o kaya sa mga high priest doon sa Urim and Thummim, at ngayon ay gusto niya sumangguni po sa Witch of Endor. So, ano sabi ng 1 Chronicles chapter 10 verses 13 and 14? So Saul died for his transgression which he committed against the Lord. So ngayon, namatay na si Saul, si Haring Saul. Even against the word of the Lord, maging sa, dahil siya ngayon ay namatay, dahil sa pagsalangsang sa kalooban ng ating Panginoon, maging ang salita ng ating Panginoon, which he kept not, na hindi niya pinanghawakan, sinunod ang salita ng ating Panginoon, the anointed one of Israel, the first king of Israel. And also for asking counsel of one that had familiar spirit. Isang dahilan kung bakit siya namatay at nagkasala sa Diyos. Ang sabi po, for asking counsel of one that had a familiar spirit. Sumasangguni sa mga patay, isang mangkukulam, isang mga manghuhula. Yan. Dito sa atin, meron pang pagtatawas nga. Tawas ang tawag, no? Pag na matanda daw, yan po ang ginagawa nila. And then to inquire of it, upang siya ay makipag usap, magtanong at magpagsangguni nga. And inquired not of the Lord, at hindi sa Panginoon, imbis na sa Panginoon. At bagamat na sinabi ng Bible ay hindi na tumugod ng ating Panginoon sa mga analangin o request ni Saul nang dahil sa kanyang pagsalangsanga. And therefore he slew him and turned the kingdom unto David and the son of Jesse. So dito makikita natin isa sa mga kasalanan ni Haring Saul, for asking counsel of one that had a familiar spirit, ang sumasangguni sa mga tinatawag na manghuhula, yung tinatawag po na mga mangkukulam, yung nagtatawas, yan, yung po mga barat naghuhula sa baraha, crystal ball, sa mga kamay, sa mga palad, at marami pang iba. At sabi po sa pagpapatuloy, atin pong obserbahan. Saul went at night and in disguise. Si Haring Saul ay nagpunta sa gabi, siya ay nagkunwaring, hindi si Saul. The prophet appeared coming up from the earth. Ngayon ay tila bagang si Samuel nga ay lumabas ang kanyang kaluluwa o kanyang hugis o kanyang wise. He spoke as if he was God. At nagsalita na para bang siya ay
Diyos. So alam natin, nasabi nga na Ecclesiastes chapter 9 kanina, na inalanang kinalaman ang patay. So si Samuel, kung siya'y patay na, hindi na siyang pwedeng magipag sangguni, makipag-usap sa lahat ng mga nabubuhay. So sa mga tuwid, hindi po yan si Samuel. Ito ay ang kaaway o maging ang kanyang tinatawag na mga alagad. Kaya ito po ang ating obserbahang mabuti, mga kapatid, para hindi tayo mailigaw. So the devil's collection. Ito nga, yung mga baraha, crystal ball, at yung mga iba-ibang mga pamamaraan na meron din. Ang magic or black magic, mag-ingat din po tayo. No? Ayan po ay, kaya nga tinawag na black magic, ay galing po yan sa kadiliman. And then, what is a sign of the last days? Ano ba yung tanda na nalalapit na ang pagparito ng Panginoon sa mga huling araw? So 1 Timothy chapter 4, verse 1, we read, now the Spirit speaketh expressly. Ang tinutukoy ang Espiritu ng Diyos. That in the latter times, some shall depart from the faith. Sa huling panahon, ay meron pong lalabas sa pananampalataya. Giving heed to seducing spirits. Makikinig sa mga ibang mga espiritu and doctrines of devils. Kaya ang deception na lalahanin natin, 99, maaring 99% truth and 1% error. So maaring galing sa banal na kasulatan yung iba, and then meron pong isang kamalian. Yun nga po yung tinuturo ng ating kaaway upang mailigaw ang marami, maaring gusto niya ring iligaw din ang mga lingkod. Even the very elect, gusto niyang ma-deceive. Kaya kung hindi tayo nag-aaral mabuti sa salita ng ating Diyos at kailangan ay wala tayong sariling interpretasyon ng Bible, kailangan ang siya rin mag-interpret sa kanya. So ito po ang mangyayari sa huling panahon. Kaya maging maingat po tayo. How can we tell truth from error? Paano natin masasabi na ang katotohanan o may hahambing, may kukumpara ang katotohanan sa kamalian? Ano po sabi ng banal na kasulatan? Maliwanag po, Isaiah 8, 19 and 20, and when they shall say unto you, seek unto them that have familiar spirits, sinabi sa kanyo na maghanap kayo sa mga nakikipagsangguni, o sa mga patay, mga tinatawag na mga manghuhula, yan. At mga wizards, no? At ganun din yung sinabi ng Bible, should not the people seek unto their God, for the living to the dead, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Kaya kung hindi raw ito sumasang-ayon sa kautusan, to the law, at sa testimony or patutuo, at sa John chapter 5 verse 39, ang sabi ng Bible, I search the scriptures, for in them you think that you have eternal life, for these are which testify of me. So ang nagpapatotoo, nagpapatunay dito ang banal na kasulatan. Of course, Adventist faith, meron tinatawag na the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. So meron po tayong tinatawag na mga basihan, to the law and to the testimony, sa kautusan. At ganun din po sa patotoo. Kaya kapag ang nagtuturo sa Bible ay sinabi, ay wala ng kautusan, kailangan ay maging maingat tayo dahil ang Bible sinabi niya, to the law and to the testimony. Dahil we are under grace, we will be saved by faith. Pero maliwanag ang Bible ay hindi po sisirain ng biyaya, hindi sisirain ng pananampalataya ang kautusan. Hindi po. Sa Romans chapter 3 verse 31, hindi po na ang sabi po ay pinagpapatibay. Pinagtitibay po ng pananampalataya ng biyaya ang kautusan. At ang pagsalangsang sa kautusan nga, ito ay kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya iyan po ay ingatan natin. Kaya kapag merong nagtuturo sa ating mga iglesia na wala na daw pong kautusan, ay maging maingat tayo. At kapag nagtuturo ay siya may sundin ng isa'y wag, lalo na yung araw na Sabado, maging maingat din po tayo. Dahil ang deception is 99% truth and 1% error. Okay, so patuloy po tayo. Thus, At tanungin natin ang ating mga sarili, does the pretended messenger believe in Jesus Christ as the Son of God, or do you consider him simply a great teacher or medium? Do you believe in creation as the Bible tells it in 6 days? If a person can act for good and for evil, can it be of God? Yan po ang mga katanungan. Kaya pwede magkunwari nga si Lucifer bilang angel of light, maging ang kanyang mga ministers.
At pwede rin siyang gumamit ng Bible dahil natunukso niya ang ating Panginoon sa ilang ay Bible po ang kanyang ginagamit. So sabi nga ang ating Panginoon, thus said the Lord. At it is written, nasusulat. Kaya kailangan ay maging mapag-aral po tayo sa banal na kasulatan. Kapag nagtuturo din ng evolution at hindi po creation, maging maingat din po tayo. And then kapag ito ay ang kanyang gawa ay merong mabuti, merong masama, mag-iingat din po tayo dahil ito nga ay isang deception. Dahil ang Panginoon ay hindi pwedeng makipag-tipan sa taong masama. Kaya kailangan tayo ay makipagpasakop sa kanya at sumunod sa kanyang kalooban upang tayo maituring niyang matuwid at mabuti. So tanungin natin ang ating sarili sa mga bagay na nabanggit po. Kaya maging mapagmasid po tayo. What does the Bible say of those who look for a solution to their problems in those mysterious forces? Ano sabi po ng Biblia, banal na kasulatan, doon sa mga tao naghahanap ng mga solusyon sa kanilang mga problema at sumasangguni, lumalapit, nagtatanong dito sa mga tinatawag na mysterious forces o yung mga kapangyarihang galing sa ibang espiritu. No, mahiwagang kapangyarihan. Yeah, so Jeremiah chapter 2 verse 13. For my people have committed two evils, they have forsaken me and the fountain or me the fountain of living waters. So ano daw ang nangyari? Ang kanyang bayang Israel ay meron daw siyang ginawang dalawang kasamaan. No? Ang una ay sabi po dito, have forsaken me, tinalikdan po siya. Siya po ang fountain or spring of living water. Siya ang pinanggagalingan ng buhay. And hewed them out cisterns, broken cisterns that can hold no water. Sila'y nang hawak daw po doon sa lalagyan ng mga banga o lalagyan ng tubig. O kaya po ay pag sinabing banga o kaya ay pot, ito ay maaring tumukoy sa ating pagkatao. He is the potter, no? And we are the clay. So sa mga tweed, ito ay maaring sila'y sumasanggudi sa mga tao. Imbis po sa potter o sa ating Panginoong mismo, ang manlalalang o manlilikha, ang dakilang Diyos. Kaya ang kasalanan ay tinalikdan siya at sila'y sumangguni o kay lumapit sa kapwa nila. Yan po ang naging dalawang problema, kasamaan ng bayang Israel. So in modern terms, we talk about parapsychology. Sa panahon natin ngayon, meron tinatawag na parapsychology. There are people who pass through the fire without being burned. Dadaan po sa apoy na hindi nasusunog. Papanood niyo yan sa YouTube o sa mga shows, no? And then meron pang black magic, nagma-magic, napakabilis ng kamay, no? And then nasabi po dito, and they say that they can do that by the power of the mind. At ito'y magagawa nila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kaisipan. This was prohibited by God in Deuteronomy chapter 18 verses 9 to 14. Pwede niyo pong isulat yan at basahin. Hindi po yan pinaintulutan ng ating Panginoon makipagsangguni sa mga patay, sa mga witches, sa mga wizards, astronomers, ganun din ang astrologers, manghuhula sa anumang paraan, and then yung pong tinatawag na black magic, yung pong spirit of the glass, no? At lalo na pag mga November 1 o bago sa November 1 ay maraming mga shows tungkol sa bagay na yan. Maging maingat po tayo. Sinasabing meron daw silang third eye, nakikita nila yung hindi natin nakikita. Maging maingat po tayo. Basahin po ang Bible, hindi po yan pinapaintulutan ng Panginoon. Hindi po yan katanggap-tanggap sa kanya sa mga tweet. Ito po ay kurumaldumal or abomination in his sight. So reading cards is divination. Yung mga manghuhula sa baraha, yung mahilig sa baraha, meron nagsosolitaire, laro lang ito para malaman ko kung ako'y swertihin sa araw na ito. Ayan. Meron naman sa mga horoscopes at marami pang iba, titingnan yung buwan, yung araw, o kaya yung mga bituin. Mukhang saswertihin ako bukas, tingnan mo yung bituin. Ito yung aking horoscope sang ayon sa astronomy. No? Marami pa pong iba. Ayan. Ano pa po ang sinasabi po dito? Meron pong hypnotism din. Hypnotism, the pendulum. Yung kwintas na pagpinatingin gano'n, no? Yung iba ay haplusin lang yung mata mo, yung noo mo, bigla kang mawawala sa iyong sarili. Yeah. And the magic wand, ito nga yung sa wizard o sa mga witch, or as well as curing by magic words. Huh?
yung nagpapagaling sa pamamagitan ng kung ano-anong mga pinagsasalita, kung yan man ay Latino, kung ano man salita na di natin maintindihan, mag-ingat po tayo. Even if done with good intentions, kahit ito yung ginagawa na mayroong magandang intention sa kalusugan o kung saan man, are things not approved by God. Hindi yan po katanggap-tanggap sa ating Diyos. Sabi ng Bible, Deuteronomy 18, huwag makipagsangguni, huwag magtanong, huwag pupunta, huwag lalapit sa mga ganito. Huwag tataliktan ng Diyos at pangahawak sa mga salita ng tao, kundi sa Diyos lamang po ang ating suriin at saliksikin ang kanyang mga salita. What does the Bible say about those who practice astrology and consult astrologers? Yan naman, ang tinutukoy naman din po ang astrology at mga astrologers. Sabi po sa Isaiah chapter 47 verses 13 to 15, thou art wearied in the multitude of thy counsels. Let now the astrologers, the stargazers, the madly prognosticators stand up and save thee from these things that shall come upon thee. So lapitan mo ang mga manghuhula na yan. Tumitingin sa langit, sa mga between. Oh yan, at tingnan mo kung anong mangyayari sa darating na panahon. Maging sa panahon ni Daniel, tinawag ni Haring Nebuchadnezzar ang mga astrologers, yung mga Chaldeans, yung mga manghuhula, enchanters, pero hindi naman po nila na ipaliwanag ang panaginip na kanyang nakalimutan, kundi si Daniel sa pamamagitan po ng ating dakilang Diyos. Kaya sabi po ng Bible ay huwag silang tanungin, huwag lumapit sa kanila, makipagsangguni sa kanila. Behold, they shall be as stubble, the fire shall burn them. Susunugin daw sila ng apoy. They shall not deliver themselves from the power of the flame. Hindi nila maliligtas ang kanilang mga sarili sa kapangyarihan ng apoy. There shall not be a coal to warm at, nor fire to sit before it. So, yan maliwanag ang sinasabi ng Bible, mga kapatid, mga kaibigan, mga kasama. Kaya, patuloy po tayo. Thus shall they be unto thee with whom thou hast labored, even thy merchants from thy youth. They shall wander everyone to his quarter. None shall save thee. Kaya kapag ganyan po ang magiging practice natin, makipagsangguni sa mga ganyan, sila hindi maliligtas, tayo rin po hindi maililigtas ng Panginoon. At tingnan po natin dito ang tsura na ito, ang picture dito. In the last days, false miracles. Meron pong mga kababalaghan na tinatawag na false miracles ng Bible will be so subtle, no? At maaari tayong madaya nito, that they will be a threat even to the elect, maging sa mga hinirang ng Diyos, sa bayan ng Diyos, maaari po tayong dayain ng ating kaaway. Maging sa mga ibang mga simbahan, tinatawag nilang slain in the spirit, hawakan yung ulo mo and then mawawala ka sa sarili mo, pwede kang matumba, merong sasalo dyan, and then masasabi natin, ay, iba ito, may kapangyarihan. Pero hindi po yan ang gawain ng ating Diyos. Hindi Diyos ang nangunguna sa mga bagay na yan. Lalong higit po sa panahon natin ngayon. Kaya sa kanyang bayan, pinapaiwas po ito ng Panginoon. Matthew 24, verse 24. For there shall arise false Christ and false prophets and shall show great signs and wonders. Meron talaga pong gagawa ng mga miracles, mga milagro, mga kababalaghan. In so much that if it were possible, they shall deceive the very elect. Ang gusto ng kaaway, tayo'y madaya. Kaya yan, dadayain po, maging ang kanyang bayan, nag-aangking bayan. Kaya maging maingat po tayo, sinabi na yan sa Bible. Does Satan work for free or does the church for his favors? Or does he church for his favors? Kaya siyempre, pag nagpahula ka, meron sinabing ganito, ay babayaran nila yan. No? Lalo na kung merong natupad. No, minsan ay merong mga natutupad. Meron po akong experience niyan nang wala pa ako sa pananampalataya, ay talaga pong hinulaan sa pamamagitan ng baraha. At di ako makapaniwala after a few years ay nangyari. Meron pong nangyayari pero yan ay nanggagaling sa ibang espiritu. Pero ano ang naging kahalagahan po noon sa ating spiritualidad? Ito ba ay tumibay ang pananampalataya natin sa Diyos kahit ito ay nangyari? Kung tayo po iiwalay at magtiwala sa tao imbis na po sa Diyos, ay tayo ay maging maingat. Kaya siyempre, magbabayad po ang tao kapag siya ay sumangguni sa mga ganyan. Katulad na nangyari sa Acts chapter 16, ay talagang kumita ang mga
manghuhula nung panahon po ng mga early apostles. Tingnan natin sa Romans chapter 6 verse 16. Know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey. Kaya kung magpasakop tayo, maniwala tayo sa mga hula-hula na yan, ay oo, totoo nga, ito ay sundin ko. Yan po, tayo ay mga alipin din, tagasunod sa kanila. Whether of sin unto death, maaring sa kasalanan, sa patungo sa kamatayan, or of obedience unto righteousness, o pa sa pagiging masunurin, patungo po sa katwiran. Kaya kung saan tayo magpasakop, kanino tayo maniwala, sa salita ng Diyos, sa Diyos, o kaya po sa salita ng tao na maari ding magmilagro, maaring magbigay ng solusyon ng ating problema pansamantala. Pero ang ating pinakamalaking problema ngayon, mga kapatid, mga kasama, mga kaibigan, ay ang kasalanan. Kapag yan namang tao na yan ay tinuruan tayo na mahiwalay sa kasalanan, sumunod sa kautusan, at paniwalaan ang patutuo ay yan ay sa Panginoon. Pero kung hindi po yan, magsalita sang ayon sa salita ng Diyos ay tunay na walang liwanag. Mag-ingat po tayo kahit 99% ay nasa Bible. Kung ang 1% ay sabi wala ng kautusan. At ang ikapat na kautusan, di yan Sabado, ay yan ay Linggo, maging maingat po tayo. Dahil wala tayong mababasa sa banal na kasulatan. Sang-ayon din po sa naging topic na natin dito sa online Bible service natin, ay yan po ay walang basihan ang Linggo. Bilang araw na pangilid binasbas ng ating Diyos, wala po. Maliwanag po yan from Genesis to Revelation. So tuloy po tayo. John chapter 8 verse 44, ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. Kaya kapag ganyan ang ating ginagawa, makikinig sa tao imbis na sa ating Diyos at sa kanyang salita, ay, tayo daw po ay anak ng kaaway. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Kaya yung kasinungalingan, ingatan natin, dahil ang ama ng kasinungalingan ay si Satanas. Huwag nawa tayong maging anak ng kaaway. The devil charges a heavy price to those who consult him. Pag kumonsulta tayo sa kanila, ay malaki po ang kahilingan. He may bring upon that person, ano po, unbelief. Ito po, maaaring magkatotoo. Yung tinanong, sinangguni, pahula. Meron man nangyaring iba, meron namang hindi. Siyempre, ay maaaring ikaw ay maniwala. Pero ano ba talaga ang kapalit? Ang sabi po dito, unbelief. Wala na tayong tiwala sa Diyos. Doubt, hindi na tayo maniniwala sa ating sa turo, the principles of faith. Lack of faith in God's word and prayer. Pati yung panalangin, ay imbis na manalangin tayo, pupunta tayo sa tao at magpapahula. And depression, ayan, anxiety, even suicidal attempts. Marami din nagpapakamatay. Pag sana, ay nako, walang solusyon yung problema mo, ganitong gawin mo, ay maaring may nagpakamatay dyan. No? So mental illness, sakit sa kaisipan, complexes and paranoia, sexual deviations, adultery, alcoholism, drug addiction, uncontrollable anger, possession by evil spirits, diseases, poverty, etc. Marami pa po. Ito po ang magiging kabayaran kapag sangguni natin sa ating kaaway. At higit sa lahat, mawawala tayo sa pananampalataya. Hindi na natin sasanggunian po ngayon ang banal na kasulatan. Hindi na tayo maniniwala sa Diyos, kaya tiyak ang kaligtasan ay mawawala din. Yan po ang actually ang kabayaran. Ang sisingilin sa atin ng ating kaaway, yung pananampalataya natin, maalis tayo sa pananampalataya, lalo na po, alalahanin natin, binabaka niya ang nalabi sa panahon natin ngayon. Patuloy po tayo, mga kapatid, mga kaibigan, mga kasama. Divine advice against mysterious forces. So, kaya ito pong mga salita ng ating Diyos, kailalahanin natin mula sa banal na kasulatan pag meron pong mga magic, kababalaghan, miracles na nangyari sa ating harapan. What should be done with books about magic or anything similar? Kapag meron tayong mga anting-anting, yan, mga libro ng mga magic, ano po dapat gawin? Ano sabi ng banal na kasulatan? Acts chapter 19 verse 19. Many of them also which use curious arts brought their books together and burned them. So nung sila makonverti po sa katotohanan, sila doon po sa panahon po ni Pablo, no? Kaya ang nangyari, ang sabi po, ay dinala nila yung kanilang mga libro, mga magic books,
At ang nangyari nga po, ayan, no? Kanilang sinunog, no? And they counted the price of them at kanila pong itong binilang. So ito po ay nangyari sa Corinth. Ayan, tatanyag po ako sa Bible. Meron nga asulat si Pablo sa mga Corinto, 1 and 2 Corinthians. At ang nangyari po ay sinunog nila ang mga libro na ito. Ano, magkano daw po? At ang sabi, they counted the price of them and found it 50,000 pieces of silver. Napakalaking halaga, no? Napakalaking halaga ng mga libro na ito. 50,000 pieces of silver. Kayamanan talaga. Kaya yung mayaman yung mga nagtitinda nito. So what divine advice will set us free from satanic influence? Ano naman po ang payo ng Diyos o makalangit na payo para tayo maging malaya sa mga kampon ng kadiliman sa bagay na ito? James chapter 4 verse 7, submit yourselves therefore to God. Atin pong alalahanin ang sabi ng ating Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan, submit, ating isuko, pagkaloob sa Kanya ang ating buhay. Resist the devil, iwasan, labanan, and he will flee from you. At ito'y mangyayari lamang kung tayo nakaugnay sa ating Panginoon dahil mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa kaaway. Pero kung kanino tayo magpasakop, maniwala, doon talaga tayo magiging alipin o lingkod. Sabi nga sa Romans 6:16 kanina, kaya kailangan maging lingkod tayo ng ating Diyos. So what should we trust in to obtain complete victory? Ano ang dapat nating pagkatiwalaan upang malakamtan natin ang lubusang tagumpay? Revelation chapter 12 verses 10 to 11. And I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. Kaya kailangan ay alalahanin natin, malapit na ang ating kaligtasan, ang ating lakas, ang kaharian ng ating dakilang Diyos at ang kapangyarihan mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang accuser of the brethren, nalagi ba kundi ang ating kaaway, si Satanas, ay siyan po ay siya ay natalo na. Sa kamatayan po ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo ay nanagumpay na ang ating Panginoon. And they overcame him by the blood of the Lamb and over the word of their testimony. So tayo mananagumpay sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo na siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay iligtas at kung sino man sa kanya'y maniwala at sumunod, no? Sila'y mananagumpay. At asan pa daw po? And by the word of their testimony. Kaya yung pong witnessing, no? Yung ating pong mga patutuo na na-experience natin sa ating Panginoon. And of course, yung testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Yung ating pong personal experience sa pagbago sa atin ng ating Panginoon. Maging ang pagsunod natin sa testimonies, sa Bible and testimonies, yan po ang makakapanagumpay. Higit sa lahat, yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. And they loved not their lives unto death. Kaya kung basahin natin Hebrews chapter 11, marami na namatay sa panahon ni Abel, ang ating mga ninuno, ay sila po ay sinaktan ng kaaway, merong namatay sa tabak, merong pinarusahan ng takot-takot, pero sila hindi natakot sa kamatayan dahil alam nila ang Diyos ay magbibigay ng gantimpala sa mga darating na araw. Kaya ang conclusion ng ating topic para sa gabing po ito ay alalahanin natin. After setting the possessed man from Gadarenes free, what advice did Jesus give him? So ito yung isang kwento kanina, no? Ang sabi ay, ito po, sinabi ng ating Panginoon sa man possessed by the devil. Luke chapter 8 verses 38 and 39. Now the man of whom the devils were departed besought him that he might be with him. Ang sabi daw po ng tao na pinagaling ng ating Panginoong Jesucristo sa masamang espiritu, ang sabi po ay siya ay sasama sa ating Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, but Jesus sent him away saying, return to thine own house, bumalik ka sa iyong sambahayan.
and show how great things God had done unto thee. So sa mga katwiday, maging saksi ka, maging witness ka sa kapangyarihan at sa kabutihan ng Diyos sa mga pangyayari. So we have two kinds of miracles. Yung miracles ni Jesus Christ na katala sa Bible, feeding the 5,000, the 4,000, healing the sick, nandyan po. Pero hindi lamang po physical na aspeto ang pinapagaling ng Panginoon, maging lalong higit ang espiritual. Kaya kapag tayo sumangguni, kahit sa mga tinatawag na mga nagpapagaling na iba't ibang uri ng sakit, tayo'y gumaling sa physical, subalit yung ating spiritual aspect ay hindi po gumagaling, hindi nababago mula sa kalwalatian hanggang sa kalwalatian. Hindi po yan ang tiyak na kagalingan. Ang tiyak na kagalingan sa Panginoong Jesucristo lamang. Ang kanyang pinagaling, hindi lang physical, in all the aspects, spiritual, social, and then po yung intellectual. And then yung lastly, yung physical. So, and he went his way and published throughout the whole city how great things Jesus had done unto him. Kaya imbis na si Mama, itong pinagaling ng ating Panginoon sa kanya ay in-instruct, inayuan ng ating Panginoon, umuwi ka sa iyong bahay at banggitin, sabihin, ipakilala kung ano ang ginawa sa inyo, sa iyo ng Diyos. Anong ginawa ng tao na ito? Yun nga po, sininod niya ang payo ng ating Panginoon. At anong mga mabubuting bagay, mga dakilang mga pangyayari or events na ginawa ng ating Panginoon sa mga tweet. Yan po ang gusto niya rin na gawin natin. Lalo na sa ating topic ngayong gabi, mga minamahal na kapatid, mga kaibigan. So, pasalamatan natin ang ating Panginoon at ay kanyang inihayag sa atin ang mga bagay na ito. Pagpalain po ang bawat isa at ito po ang dito nagtatapos yung ating topic for this evening, no? At nawa ay karagdagang kaalaman mula sa kanya ang ating natunghayan. Kaya tayo po ay palaging manalangin, alalahanin po natin ang kabutihan ng ating Diyos. At lalo higit ay alalahanin po natin, malapit na ang panahon. Kailangan na natin pong paghandaan ang kanyang pangalawang pagparito. At tayo po ay mananalangin. Ang manaming Diyos na nasa mga langit, sa gabing ito, kami nagpapasalamat sa topic na aming napag-aralan, natunghayan mula sa banal na kasulatan, at papano itong mga mysterious forces at paano nyo kami pinayuan mula sa banal na kasulatan, kung ito pa'y nanggagaling sa inyo o ito ay sa ibang espiritu, ang panguhula sa baraha, sa hypnotism, sa pendulum, pakikipagsangguni sa mga patay, sa kristal na bola, at sa mga manggagamot, faith healers, at manggagamot na physical lamang, kundi kailangan ay buong aspeto ng aming pagkatao, lalo higit ang spiritual aspect, O Lord. Ay tulungan niyo po kami na hindi kami mailigaw ng aming kaaway. Sa panahon po ng mga kabagabagan, problema, o maging sa aming mga karamdaman, naway palagi po kami sumangguni sa inyo at hindi po sa kaninuang tao na umiwalay po sa inyong turo mula sa kautusan, sa patutuo. At ganun din po, Diyos, sa katotohanan na inyong inihayag sa pamamagitan ng inyong mga propeta mula sa banal na kasulatan sa Old and the New Testament. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na palagi naming alalahanin, merong magkukunwaring Kristo. Merong gagayahin kayo sa inyong mga pamamaraan, subalit ay sila'y ililigaw po kami sa katotohanan na mawala ang aming tiwala sa inyo, kundi ay magtiwala sa kanila o sa tao. Kaya naway mahabag kayo sa amin, salamat din, at ito inihayag niyo sa amin, O Diyos, sa panahon po ng mga pagsubok, kayo lagi ang aming asahan, at kami ay palaging manalangin at pag-aralan ng inyong mga salita. Pagpalain niyo po ang aming mga viewers, mga participants. Pagpalain niyo po ang mga interested souls, ang mga candidates for baptism. Pagpalain niyo rin po ang bawat nandito ngayon sa aming pag-aaral, ganun din ang makakapanood nito. Pagpalain niyo rin po ang programang ito. Lalong higit, O Diyos, sa aming binabalik ang papuri sa inyong dakilang pangalan. Ingatan niyo po kami sa pandemya. Pagkaliw niyo sa aming pangangailangan namin sa araw-araw. At lalong higit, O Diyos, nawa ang inyong biyaya na napananampalataya na kagaya kay Jesus Kristo ay gawad sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin. Patawarin kami sa mga pagkukulang at linisin kami sa dugo ng aming Panginoon. Alang-alang po lahat sa matamis at banal na pangalan ng aming Panginoon. Amen. So hanggang dito po, mga minamahal na kapatid, at
Tinitingnan ko po kung may mga katanungan dito sa Facebook Live ay wala naman. At nawa ay ang Banal na Espiritu siya magpaliwanag sa atin. At salamat po sa patuloy niyong panunood o kaya po ay pakikisama dito sa ating online Bible study. Magkakaroon po tayo ng pag-aaral pa at ito po ay ilalagay natin sa ating Facebook group, and then abangan niyo po ang susunod natin mga topics. Pagpalain po ang bawat isa hanggang dito. Ito po ang inyong lingkod, Brother Roland de la Paz, na nagpapaalam na at nagpapasalamat. Ang pag-iingat nawa ng Panginoon ang siyang sumainyo. Hanggang sa muli, stay safe and God bless.